Good morning, mga kagroomers. Again, this is Fried Sinisa, and welcome to my vlog. So before we start, mga kagroomers, please don't forget to like and subscribe for more videos. And also, our topic for today is about wind training. So since ang common kasi sa Oranda or mostly sa Lion Show, sa Rancho, so I'm gonna show you a video nga nag-train ko sa ko ang jumbo nga Oranda. But before we continue, alay magpa-shoutout atong mga friends and subscribers. Again, thank you very much for all the people nga nag-follow and subscribe sa ko ang YouTube channel. And hopefully, makakreate more videos, guys. Okay? So, shoutout to Jay Limon TV from Tawi-Tawi. La Norte Goldfish Club. Especially to Bra-Bra. Red Cup, Sapurno, Jay, and Ajay Day, sa atong mga mga amigo diya sa Lanao, and Red Cup, pagbago na. 2022 na. Joke. And also, Bullying It Line from Cagayan, my own one and only breeder, John Rizotin. Migo, anhar ako diya karon Domingo, ha? Pohon, pohon. Kim Salakata, one of my mentors. Onay nagtudlo na ko, nagsugod ko grooming. Kana si Kim Salakata, may nang tao. You can also send him a message if ever naamoy mga questions regarding on grooming. Kana, guide na sila diya. Coronadal Goldfish Club. Shout out ninyo diya, guys. Hopefully, okay ra itong mga isda. Fish Cartel. Fish at Works from Cagayan, Sir Al. Salamat sa pag-subscribe and follow. And again, hope to see you in Cagayan, mga ka-groomers. Hapit na ilahang actual show this coming 29 and 30 this month, January 2022. So, see you there. Kita-kita ta dito and aron po maka-chika-chika tas tong mga isda. Okay? So again, guys, as I mentioned, I'm gonna show you a video na nag-train ko sa wind sa kuang jumbo nga Oranda. And I'm gonna show you on what I use para mo relax ang isda bitaw dili siya magsiglihok kay delikadong pudgod kayo pero maglihok siya niya mag-train ka pabor kayo matustok mata. So I forgot, shout out to Marky Kikoy. Onay nagtudlo na ko, may mentor na ko sa mga unsaon pag-trim, unsay ibutang, angay ibutang sa water nga aron mo relax ang isda. Ay, congrats sa imong wedding na Sir Marky, kita-kita tas Cagayan ko. Okay? So mga ka-groomers, again, I'm gonna show you what I use na ibutang sa 5 liter nga water. So, akong gamit is Kinesia. 5 liter nga water ang butang, and then isa ka inaani toothpick drops, so tag 20 ra na tani or 25 ml nga toothpick drops. Isagol nimo sa water, and then you're gonna prepare nipper, may tawag ani kanang sa kuko, oni siya ang para tree para cut sa wind sa tuang mga Oranda or Rancho. So, mara na mga groomers ang kinahanglan nimo, 5 liter ng water, and then isa ka toothpick drop, isa ka bottle ng toothpick drop, and nipper. Okay? So, after nimo mabutang ang isda, so, after mabutang ang isda sa imuhang tanang i-prepare nga box, which has 5 liter nga water, so, next is mag-prepare kag quarantine tank para after nimo mag-trim sa imong after nimo mag-trim sa wind, so ibutang nimo diha ang isda, and then add some stress coat kay medyo stress gid ang isda kay sa
sa operation ngayon mong gibuhat, so ma-stress gud siya kay sige gunitan, butang na po sa tubig kadali kay para makaginhawa, kay di mo gid siya totally nga matulog, maluya lang siya. So prepare a quarantine tank na rock salt, na stress coat, and then mas maayo na ay Melafex para dali ang recovery niya sa iyang wind pud bitaw. Kay mura man siya na siya masama. So mao na mga groomers, mao ra nay kinahanglan ninyo i-prepare before mo mag mag-catch ilang wind. Okay? Or mag-train sa wind. So mga ka-groomers, aside from sa wind training, ato na lang po, ako na lang pong i-insert ang ato ang DIY filtration. So I'm gonna show you, so dito mag-start, kini kay transparent, mas dali ra. So tulo siya ka layer, same siya akong ginabuhat mga ka-groomers is same siya so tanan. So jump mat or oyster shell. And then ay gamay nga lava rock and I'm subway extra ako na lang pong gamit pa. So ang oyster shell makatabang kaysa mga groomers to remove the excess and nitrogen sa imuhang water. So gamit kaysa mo nang gitulo na lang ako ka layer. So at least ma-cycle og tarong ang tubig, but this pond is intended naman po for rancho, for grooming sa kuang rancho. Ira kay siya dako, mga 5 feet siguro ang gitas-on. And then, ang water level is nasa mga 6-7 inches. So, mora gyapon, water change kada adlaw para healthy ang atong isda. Okay? So, I'm gonna show you ang akong mga gamit sa akong kuwan. Mauna siya mga groomers. As you can see, same rako gamit. Ang purpose di ay mga groomers, maybe you're thinking ang anong na ay clear nga cover ang akong mga aquarium. The purpose of that is if ever since direct sunlight man ta, see, as you can see. Ang purpose ana mga ka-groomers is inig-uwan, dili musunod ang tubig sa mga aquarium. So that's why ako siyang gi-cover. And inig-init po, so maigo siya sa init. So transparent na siya mula po sa gihapon ang kainit mga ka-groomers. So akong gilikayan is ang tubig nga gikan sa uwan kay acidic man kayo na. So dili siya healthy sa tuwang mga isda. Okay? So mga ka-groomers, I'm gonna show you a bigger grow out pan ako, trap pan. So mauni ang filter, upat ka drum nga tag 120 liter mata ni kada usak. So ang sod ani ang pinaka top kanang yellow bitaw ang kanang gunitanan. So diha ang mga foam na siya tanan. Ang next is filter brush, then second to the last kanang red ang gunitanan, that's a chop mat na siya tanan. And then ang kinalasan kanang yellow kanang nag-drop of water,
ano siya, isa ka sa akong lava rock. So, maora na ako ang setup sa ko ang DIY filter for this trap pan. As you can see, yan tubig. So, dugay na kayo na siya mga kagumers. 1 year na siya nakapinway limpi-limpyo. So, ang akong ginalimpiyohan is kanang mga foam lang ang musala sa mga hugaw. So, maora man dyan na siya yung pinaka-hugaw nila. So, every 3 months or 4 months, ako na siyang kwaon. Which is the sojo guy, magpatong-patong, patanghagdan, magpupa. Inana, ka-struggle mga hugawmers, mag-maintain o kanang quality nga tubig. So, as you can see, walay mga paisod, mga anaday tolo ka, oranda mga kagroomers. I get prepared na ko ni for my coming mga potential ranchos ng mga gagmay. So, ako lang siyang gipa-cycle og maayo ang tubig. Okay, so, dere sa ako ang pan, kaniyang blue tub, ang sod ani is mga charcoal nga ibutang bitay sa net bag. So nasuri 10 ka charcoal diha nga aten ka net bag nga naay charcoal, and then kanang fish net bitaw kanang itom, same ani ana siya yung mga 5 meter nga net ibutang, and then mora. So, di lang ito maduol mga groomers. Kaya yung mga aquarium, dili ko kapatong. Di harap ako na slide. I just wanna share with you. Di harap ako na slide. Napunda ko sa aquarium. And then, nahiwa ako ang tiil. Which is, natahi of 14 ka stitches. So, medyo natay gamay dihang natroma ta diha gamay. So, mauni ang water na to sa to ang second nga pan, which is dali na ko ipamutang ako ang mga ranchos nga medyo dagko na siya. So dito sa trapan, mga gagmay nga rancho akong plan, ikadagko, transfer dali ang ato ang para dali na lang sila magpili ito. So, ay, mao din ang second nga filter mga kagumers. So duha ka book filter, as I mentioned before sa ako ang vlog, duha ka filter ang ako ang gamit sa kaning pan. So dali, ang puros na siya net ang babaw, ang kinilaw man 8 ka net bag na charcoal. So hagbong ang tubig diha, mula pos dere aning na itubo diha ana ang tubig darang ihang pump mga gumas. So at least minimize ang lumot dere, then dito nga side, as you can see, na ana po yung another nga kuan pump para po to dito nga malimpyo sa to dito nga side. So ana ra, simple ka kaya to ang DIY filter mga gumas. And then, there is a pikas nga pan. Kumaon eh, drum lang atong gihapon ang gamit, hagbong ang tubig. But still, effective siya mga kagumers. Okay? So, hopefully, naatay na learn gamay. And, again mga kagumers, thank you for watching. And, see you on the next vlog. Please, don't forget to follow and subscribe for more videos.